Good day mga kabonsai army. Andito na naman po tayo. I-share ko lang po sa inyo konti itong pagka-grab ko ng aking Pyracantha, Fire Thorn. Pyracantha bilog siya. Yan. So, ito siya. Pyracantha bilog. I-grab sa Fire Thorn, Pyracantha bato. Yan, mas maliit ang dahon at mas cute ang bunga, mas maliliit. At sana po eh bago habang pinapanood nyo to ay nasa mabuti kayong kalagayan. Stay safe po sa atin lahat. Tapos shoutout nga pala muna kay Bonggambilla Bosay ng Pangasinan. Maraming salamat po sa pag-subscribe niyo sa akin at panonood niyo ng aking mga videos. Shoutout din po sa grupo namin, City of San Jose del Monte Bulacan, Bonsai Hunters and Collectors, presidente namin, Sir Nino Ariola Duyugan. At shoutout po doon sa asawa ko, mabait kong asawa, hindi isa, Mary Jane Flores, San Jose. Shoutout siya, yan po aking mahal na asawa. Yun lang po akala niya, nag-iisa siya. Yeah. Okay, po. Kailangan po natin wrapping tape, cutter, gunting, plastic ng yelo. At kailangan po yung panghiwa po natin pag mag-grab tayo, yung kahit yung kamay man lang natin sa kahit yung panghiwa natin ay na-alcoholan natin para sterilize, malinis. Para pag magduduktong na tayo sa halaman, ay walang makasingit na bakterya o dumi para maganda ano, mataas yung success rate niya. Kaya ano po natin to, yung cutter, lilinisan nyo po ng alcohol. Ito po nalinisan ko na, yung kamay ko, nahugasan ko na rin po ng alcohol. Okay, ito po yung duduktungan natin. Bali, ginupit ko na, medyo mahaba pa. Iksiyan ko pa po. Tapos bibigyan na lalagyan natin ng hiwa. Maganda po yung kinakatok lang, bababagal. Yan, para kontrolado yung lalim. Lagyan nyo po ng hiwa sa gitna. Ayan po. Pakilapit sa akin cameraman. Ayan. May hiwa po. Ayan. Tapos po. Ayan. Yung kung pagduduktongin nyo po, kung kukuha kayo ng panduktong, kukuha po ay yung magkasing laki. Magkasinlaki halos yung pagduduktongin nyo, magkasinlaki halos. Yan, katulad po nyan. Pero pwede din po yung hindi sila magkasinlaki para tapered ng kalabasan. At dito po, meron po akong isang ginawa. Ayun, ayun po. Yan. Maliit lang yung dinuktong ko dito, pero etong sanga ay malaki. Yan. Ibig sabihin, magiging tapered siya. Babawasan ko na lang yun sa pagdating ng panahon. Dito po. Ayan, nandun po lang siya sa gilid. Tapos ito, malaki. Ayan. Pwede din po yun. Ayan, nakagilid. Tapos ito. Ayan. Lalagyan natin ng hiwa. Na para siya, anong, para siyang matulis, kabilaan. Kailangan po kita yung may matitira pong balat sa gilid. Yan po, kailangan po may matitirang balat dito at mayroong balat din dito. Yan. Tapos po isasaksak nyo dito. Yan.
pag ipinagdikit nyo na po, kailangan po yung balat nung dinuktong nyo sa kabalat nung duduktongan nyo ay magkakatapat pag yun ay pinagsarang ganyan. Ayan po, magiging magkadikit yung balat sa balat. Pag hindi po yan nagkadikit, hindi po yan mabubuhay. Ayan po, ganyan po dapat. Yan. Pag napunta siya sa masyadong gitna, hindi po yan mabubuhay. Kailangan po yung balat sa balat nung ano, magkadikit. Yan. Ayan po, lalagyan na natin siya ng graphing tape. Kailangan po medyo mahigpit. Yan, medyo lang. Huwag namang napakahigpit. Baka mabali. Kailangan po yung dito sa part na to ay medyo hihigpit siya ng konti para hindi siya pasukin ng tubig o ng moist. Kasi po pag nagkaroon ng moist, maaari pong mabulok. Hindi yung magtutuloy. Kaya mas maaari ay medyo hinahatak ng konti. Ayan. Para maging mahigpit. Ayan. Kailangan po medyo mahigpit para magkadikit sila. Ganun po. Ayan, tutuloy natin yung process. Ganun lang po ang pag-grafting. Ayan. Ito po, nag-graf ko na po yan. Papakita ko po sa inyo kung ano yung kalalabasan. Medyo makikatagalan na po ito. Ayan. Ito po yung nag-graf ko na. Bali, pangatlong beses ko na siyang ginrap ngayon dahil yung iba po, hindi nabubuhay. Yung iba, na sasagi ng hayop, nababali. Pangatlong graph ko na po yan. Bali, ito, isa sa mga huli. Yan. Yan po, buhay na oh. Magkadikit na sila. Yan. Yan po. Balik mo, balik mo. Yan. Kadikit na po. Bali ngayon, ang kinabit ko po, eto, bago. Itong isa na to. Itong side na to. Saka itong side na to. Yan, yan po yung mga bago. Pero itong mga nandito na po, mga nauna na po yan. Saka ito. Yan po, namulaklak na po sila. Saka po, naobserbahan ko, dito sa halaman na to, yung mga dinuktong ko na tinanggalan ko ng dahon, namatay. Yung idinuktong ko, sinubukan ko yun. Etong, eto na to. Eto. Saka, eto. Etong side na to. Oops, nagaraw. Nabali kanina. Ay, may dahon. Marami ko nilagay dito eh. Eto din yata yun. May dahon. Hindi sila namatay. Tapos, continuous na sila nabuhay. Kaya, ngayon, hindi ko, ano, babawasan ko lang ito. Tulad nito, babawasan ko lang ng dahon. Pero, hindi ko totally tatanggalin yung dahon niya. Ayan. So, ito, babawasan ko lang. Ayan. Kasi, parang, ano, para sa akin, naobserbahan ko, mataas yung success rate nung may dahon na ikinabit. Yan po. Kung wala kayong graphing tape, meron pong kayong plastic na yelo. Available naman po ito. Ganito po. Ayan. Ihigaan nyo lang. Tapos hibain nyo. Ayan. Pwede po yan. O, meron na kayong pang-graft. Ayan po yung ano, alternative sa grafting. Plastic ng yelo. Pwede din po yung plastic ng isda. Yung nabibili po ng mga ano, mga plastics ng isda, malalaki. Yun, medyo makunat po yung kailangan po yung plastic na gagamitin nyo. Yung pag pinagbatak, na-stretch. Yan po, ganyan. Na-stretch siya. Yan po ang alternative na pwedeng gamitin sa
kung wala kayong grafting tape. Pero mura lang din po ito, nabibili po ito sa Lazada or Shopee. Ayan. Pero kung wala pa kayo, gusto nyo nang gumawa, ayan, meron kayong graph plastic ng yellow alternative. Ayan po, lalagyan natin ng plastic para yung moisture, para siyang naka-ICU. Ayan. Para yung moisture hindi siya madaling matuyo. Tapos tatali natin. Dahan, baka mabali ang mga nakakabit na. Shout out nga din pala doon sa aking anak Mark Andrew. Siya po yung taga-edit ko. Shout out ko daw siya. Ayan. Tapos itong isa. Lagyan din po natin ang plastic. Ayan po. Nalagyan ko na po lahat yung mga ginrap ko sa 2, 3, 4. Pero itong isa na to. Ayan po. Medyo malaki yung sanga. Dalawang usbong. Dalawang suksok po ang ginawa ko. Ayan po. Ano nyo, yan, pwede po yan, dalawa. Asan, wala pa pala akong nagawa nun. Ayan, sinubukan ko po yung dalawa sa kanya para dalawa po yung ano, magaganon siya na dalawang sangang nilagay ko. Umuubra naman po yan. Ayan po. Ayan po. Pagkatapos po natin i-grab, ilalagay ko na lang po ito sa lilim na lugar. Tapos yung hangga't maaari may bubong para pag naulanan eh hindi ganong mabasa yung ano, kasi mag-aabsorb yung plastic ng moisture. Pero pwede din naman siya sa ulanan, okay din naman dahil hindi naman ganong maulan ngayon, mahina lang yung ulan, eh may iwasan lang naman kasi yung pag malakas ang ulan, yung pag kada tatamaan yung ano, magagalaw yung tuktungan, eh baka ikamatay. Ililim ko na lang po ito. Sa lilim lang, wag po direct sunlight. Kasi yung iba, ilalagay pa yan ng papel. Yan, para hindi direct sunlight. Pero kung may lilim kayo, sa lilim nyo na lang po ilagay. Yan. Tapos na. Marami pong salamat nga pala ulit sa mga patuloy na nagsasubscribe sa aking YouTube channel. Sa aking page din po, maraming pong salamat sa inyo. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, like, subscribe, and hit the notification bell po para sa updated kayo sa mga videos na ginagawa ko. Tapos, gagawa pa rin po ako ng ibang video na tungkol sa grafting. Marami po kasing mga materials na mga halaman na pwede din pong i-graft na yung malalagyan po natin ng ibang magkalahe pero ibang ano tawag nila doon? Ibang variety ba yata tawag doon? Yun, ganun po. Yan, parang buhay po natin yung grafting. Minsan po may magpapayo sa atin, lalo na kung ikabubuti naman natin, ibibigay sa atin, kakabit natin sa sarili natin, lalo na ito ikabubuti natin, tanggapin natin. Huwag natin isipin lagi na yung tayo lang ang laging tama. May mga pagkakataon kasi minsan hindi talaga ang solusyon sa isip lang natin manggagaling kundi sa payo ng iba. Kaya mga kabonsai army, stay safe po sa ating lahat. Akala ko may tumawag sa akin. Yan, stay safe po sa ating lahat at patuloy po tayo na umiwas muna sa maraming tao para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit. Yan.
Kaya hanggang dito na lang po, mga Kabonsai Army. Stay safe. God bless sa ating lahat. Salute. Adios.